Behold the Lamb of God. Behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Let us all kneel. Prayer to Saint Martin. Saint Martin de Porres, you always had sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and now ask for it with great confidence in your goodness and power. The favor you received from God, encourage us now to ask your intercession. We ask you most humbly befriend us and assist us from your place in heaven. When you were on earth, you spent your life loving God of your neighbors. Now that you live in the presence of God, intercede for us and beg the divine physician to give us health of soul and body. Amen.
Let us all stand. Nourished by your saving gifts, we beseech your mercy, Lord, that by the same sacrament with which you feed us in the present age, you may make us partakers of life eternal. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Iunahin po muna natin yung mga sakristan na magsasariwa ng pangako sa paglilingkod. Inamahal namin Cura Paroko, Reverendo Padre Jesse Sambusera. Nais po nilang muling sariwain ang kanilang mga ipinangako sa Diyos at sa sambayan ng Kristiyano na muling maglingkod bilang mga lingkod ng dambana. Pangalan. Pangalan. Paul. Cesar Atienza, Renz, and Steven. Ang buong bayan ng Diyos ay nagagalak sa inyong pasyang muling pagtibayin ang inyong paglilingkod para sa kapupuri ng pangalan ng dakilang lumika at kaligtasan ng tanan. Lakasan ninyo ang inyong mga loob at ipahayag ng buong tatag ang inyong pagnanais. Bilang ama ng parokya nito, pinagtitibay ko ang pangako muli ninyong isinasariwa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bilang announcement po, ano? Sa Miyerkules ay Ash Wednesday. Kaya po, paanyaya natin yung pong inyong mga palaspas. Ay pakidala na lamang po rito sa ating parokya bago mag-Martes ng gabi. No? Bago mag 7 o'clock. So, bago mag 6:30 kasi ay yun ay ating susunugin bago mag-misa ng 7 o'clock sa araw ng Martes. Yun ang ginagamit po natin sa pagpapahid ng amo. Kaakibat po nito ay huwag natin kalimutan na ito'y sa Miyerkules ng amo, ito ay panahon ng pag-aayuno at abstinensya. Pag-aayuno ang isang buong pagkain, isang busog na pagkain. Yung dalawang pagkain, medyo gutom, bitin, no? Isang busog lang ng pagkain. One full meal. Wala munang merienda. Ano? Yun po yung
fasting at abstinence ang hindi pagkain ng karne maliban lamang ng isda. Ano? So, yung pong inyong matitipid sa araw na yon ay mas maging makahulugan na yun po yung ibigay ninyo bilang kawang gawa. Well, palagi naman kayo nagkakawang gawa, no? Pero mas makahulugan po na yung inyong natipid sa inyong pag-aayuno at abstinensya, yun ang ibibigay ninyo na tulong sa ibang tao, may kahulugan po noon. Ano po yung kahulugan noon? Na yung paghihirap pala ninyo ay pwedeng magligtas para sa iba. Katulad ng paghihirap na Yesus na nagliligtas sa sangkatauhan. No? So mahalaga po yun. Kaya din po, no? Bahagi din po ng ating pagkilos, no? May dalawang po tayong misa sa Merkulis ng Apo. Una, yung 7 o'clock in the morning doon po sa eskwelahan ng elementarya, no? Adelina 1 Elementary School, 7 o'clock in the morning. Yung pangalawa po ay yung regular scheduled mass natin dito sa parokya. At bahagi din po ng ating paghahanda sa panahon ng Kwaresma yung ating pong lakbay dasal, yung ating pong Paris Station. So ang ating pumuntahan ay isang bales. Ito po yung so, pitong simbahan o unang putulan dun sa saray na binang poong bato. Pangalawa dun pa rin sa putulan sa Paris of Santa Monica. Pangatlo sa iba sa Cathedral of St. Augustine. Pangapat, Kabangan, Paris of St. Rose de Lima. Panglima, San Narciso. San Narciso po yung bayan, pero ang Paris ay San Sebastian. Doon po sa Sambales, iba po yung bayan, nakapangalan sa santo. Pero yung kanilang patron, ibang pangalan ng santo. Hindi yung katulad dito sa atin, ang ating bayan, San Pedro, at ang ating patron, San Pedro. Sa Santa Rosa, bayan ng Santa Rosa, ang patron, Santa Rosa. Sa kanila po, magkaiba. Sa Narciso yung bayan, ang parokya ay San Sebastian. Pang-anim, San Antonio, ang parokya ay Holy Infant. Pang-pito ay Castillejos, Paris of St. Nicholas de Tolentino. So ito pong mga parokya na ito ay mga matanda ng parokya. As old as 1736 until 1865. Pero makikita niyo po yung difference ng matagandang parokya ng ating diocese dito po sa Laguna. So kayo na po ang bahalang makita po, ano, mag-research kung ano yung pagkakaiba, ano, kapag kayo ay sasama. So yung aking pong gastos doon ay 1,200, kasama na po yung t-shirt, kasama na rin po yung inyong may ibabahagi para po sa ating parokya. At ito po sa tiles, ang mga nagbahagi po ngayong linggong ito ay Boy at SP Ariencia, 4, Damian Mercado, 6, total of 10 tiles. Plus, yung mga na ating pong na i-announce na before 185, so equals 195 tiles. Medyo marami pa po yung bubunuhin natin, hindi pa po tayo nakapangalahati, pero patuloy nating ipanalangin para po sa flooring ng ating simbahan. So muli po, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Please stand.
The Lord be with you. And with your spirit. May your people receive your holy blessing, O Lord, we pray. And may the give spurn all that would harm them and obtain what they desire. Through Christ our Lord. Amen. May the Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go with the love and mercy of God made man. Thanks be to God.